Hello guys, I'm Jace Roque. I'm a singer, songwriter, and a film and TV actor. And ayun. Yun siya. Nag-start po yung career ko as a singer sa Walang Tulugan in 2013. But after Walang Tulugan po kasi mas nabigyan ako ng opportunities sa acting. Kaya nag-stick muna ako with acting. Then with nung 2017 na doon ako nag-reattempt to enter the music industry. So ever since 2017, full-time recording artist na po ako noon until present. Po, before showbiz, ano talaga ako, student. Then right after graduation, ano na ako, sabak na agad ako sa showbiz. Hindi na ako nag-try mag-attempt mag-work sa corporate and kasi wala talaga doon yung puso ko. So after graduation, full-time agad sa showbiz and before talaga mag-appear sa TV, nag-perform ako sa mga bars, sa mall tours, mga ganun. Pero nung ano na eh, mga 5 or 6, kasi every family gathering, dun na ako ina-encourage na, uy, kanta ka lagi sa video, okay? Then, since I have relatives in the industry, then na parang, dun ako nagkaroon ng interest na, I wanna be an actor when I grow up, I wanna be a singer when I grow up, na, yun nga, nung lumaki na ako, dun na ako nag-decide na gusto ko talaga, hindi ko na lang siya pangarap nung bata ako, it's something that I wanna do na rin as a career. Sa acting po, ang uncle ko is si Direk Boy Roque. He's a veteran character actor na sikat siyang kontrabida nung 80s, during the 80s action films era. Then sa music naman po, si Tito Gino Padilla, Kuya Luke Mejares, and si Kuya Jose Gaspar ng Lunar Lights. So sila yung mga nauna talaga sa akin sa industry and sila yung nag-inspire sa akin na to pursue a career here in the industry. But for the first 12 to 13 years of my career, tinago talaga namin yun. I started when I was 16, then 13 na ako ngayon. So for that 13 years, nakatago ko sino yung relatives ko because ginusto namin na magkaroon ako ng sarili kong marka before ko introduce na yun pala, royalty pala. Si Direk Boy Roque po is my uncle. Then Tito Gino Padilla is technically my lolo, but I call him Tito. Then Kuya Luke naman and Kuya Jose are cousins. Well, my music is mainly influenced by dance music. Na may interjections ng pop, R&B, rock, hip-hop, and all sorts of genres na nag-culminate into my own signature sound. Heavily influenced ako ng Western music, and Asian, and European. And I think the better term is kasi part na ako ng P-pop scene ngayon. So from being an EDM artist, nag-transition ako into a P-pop artist. And P-pop is more widely accepted kasi dito sa Philippines. So yun rin naman, P-pop is influenced by different genres across the globe. And talagang hanapin mo lang yung sarili mong Filipino flair kung paano may iba yan. So this year po, nag-release ako ng 4 singles, which is yung 4 singles na yun, yun yung nakapaloob sa mini album na pinopromote ko ngayon, which is Inferno. Then yung 4 singles na yon, which are Di Para Sa'yo, Be Someone, Trust, and Back to the Beginning, lahat sila may 1 million each views sa Facebook, sa lyric video. Then yung 3 of those songs, nasa ano ngayon, Best of 2022 ng Fresh Finds Philippines sa Spotify. Hawak ko yung number 2, number 3, and number 12 spots. And ako rin yung nasa cover nung editorial playlist. So, ano yun? Very thankful lang ako na after kong mawala for a year, ang laki ng support. Hindi nawala yung support ng mga tao. And because of those songs, kaya rin ako na-nominate sa Awit Awards, sa P-Pop Awards. And yun lang, very thankful lang ako na ang ganda ng reception ng music ko and nag-resonate siya sa mga tao. During the height of the pandemic po kasi, abruptly nawala ako sa music scene or sa showbiz in general because kailangan ko mag-take ng break to focus on my mental health because hindi rin naman lingid sa kaalaman ng mga tao na nagsistruggle ako with mental health. Lahat tayo nagsistruggle with mental health during the pandemic because na-aggravate yung mga anxiety, depression natin because of what happened. And yun lang, nag-break ako for a year to recover, to focus on myself, to find my identity again. Kasi ganun naman yung nangyayari pa nagsasuffer tayo ng mental health problems. Nawawala yung sense of self natin. So kailangan ko muna hanapin yung sarili ko. And once nahanap ko na siya, yun na, bumalik na ako, nag-release na tayo ng songs, and everything is history.
advice ko lang is to don't run away from your problems. Isa kasi yun sa mga pinakamalaking pagkakamali ko is tinakbuhan ko yung problema ko. I acted as if wala akong problema and inano ko lang siya eh. Binaon ko lang ng binaon na binaon until yung binabaon ko ang laki na pala. Hindi na siya, nag-ano na lang siya, nagpatong-patong na siya until sumabog na lang one day. So huwag niyong takasan yung problema niyo. Try to acknowledge your problems and work on it. Kasi lahat naman tayo nakaka-experience noon, hindi lang siya isolated experience. Sa akin, sa'yo, everyone, mapa anong age mo, gender mo, nationality mo, lahat tayo naka-experience ng mental health problems. Kaya hindi kayo nag-iisa. Yun lang yung dapat tandaan. Kasi usually pag may mental health problems ka, feeling mo wala kang karamay. But ang dami mong karamay because lahat tayo na-experience yun. With Awit, talagang overwhelmed and overjoyed ako because ang Awit Awards, equivalent niya is Grammy Awards sa US. So napakalaking privilege sa akin to be nominated sa Awit Awards. And with P-Pop naman, P-Pop Awards, yun talaga yung award-giving body na nakafocus sa genre namin. Kaya very happy rin ako na na-recognize din yung contributions ko na in general, yun talaga, very happy and grateful ako na yung mga hirap na dinanas ko during the 5 years na from nagseryoso ako sa recording ng 2017 hanggang ngayon, napapansin na siya. And yun din naman talaga yung gusto ko is to contribute, to help lift the Filipino music to greater heights. And mangyayari lang ngayon kung napapansin ng mga institutions yung contribution mo. And I'm really glad na nagmamatter din pala yung mga ini-inject ko sa industry natin. Inferno, yung title inspired siya by Divine Comedy by Dante Alighieri. Because sa Inferno na ano niya, story niya, doon niya ninanarrate yung descent niya into the 9 circles of hell. Very visual and very graphic yung description ng hell. And yung Inferno mini album ko, very visual and graphic din yung description ko ng pain and agony na na-experience ko for the past couple of years. And Inferno rin because sa impyerno doon pinupurga yung mga souls natin para magkaroon ka ng chance umakyat sa langit. So dito nilalabas ko lahat ng sakit, pasakit, galit, pagsisisi para by the time na yun na, umabot na tayo ng next year, ready na tayo to move forward with our lives. Kasi Inferno is a form of therapy sa akin, itong pag-create ng mini-album. It's therapeutic, dito ko nirelease lahat ng suffering ko na ngayong dinidiscuss ko, ngayong sinishare ko yung life experiences ko, mas nakatulong pa siya na mag-add sa healing process ko. Yung apat na songs po are Di Para Sa'yo, which is yung Tagalog song na about my journey to finding my self-worth. Na after mong mahalin yung tao, na-realize mo na hindi pala siya worth it, kaya sarili mo na lang yung mamahalin mo. Then yung Be Someone is about my journey naman sa showbiz, kasi ang laki ng expectations na at the end of the day, I just wanna be myself. Kasi ang dami dinidikta na kung sino ka dapat as an artist, which is nakasira din ng nakasira ng identity mo. Kaya pinaglaban ko na dapat ang iharap ko sa tao yung ako. Then yung Trust naman po, ito yung transcript nung experience ko nung naloko ako, na nagkaroon ng third party yung relationship ko na ginawa ko lang yung buong confrontation, yun na yung kanta. Then yung Back to the Beginning naman is yung struggles ko with my parents kasi ganun din na with the Filipino culture, nilalayout na ng magulang mo lahat ng gusto nilang mangyari sa buhay mo. Pero with this one, pinaglalaban ko rin na sana yung gusto ko naman yung masunod. And ang pinaka-favorite ko po doon is yung Trust. Because dahil dun sa napakalaking heartbreak na yun, yun talaga yung song na naglagay sa akin sa radar ng mga tao. Dahil sa song na yun, kaya ako natuloy ng nomination sa Awit and sa P-Pop Awards. And yun lang, yung process lang talaga was to take my pain and ano, translate it into art. Yun lang talaga, lahat ng gusto kong, lahat ng hindi ko madiscuss, dinidiscuss ko po ngayon through those songs. Magiging available po siya sa lahat ng digital platforms, Spotify, iTunes, YouTube Music, Amazon, kung saan may music na mabibili at mapapakinggan, available po siya doon.
So ngayon po, since December at maraming Christmas happenings, more on interviews tayo. But come January, doon na po tayo ulit mag-promote, mag-appear sa mga networks, sa mga shows. Then after ko i-promote yung Inferno, which is magiging mabilis lang kasi magta-transition na po agad to the full-length album, which is Paradiso. Na-lifted pa rin yung title from Dante's Divine Comedy. Kasi after Hell, ang next naman na is Paradise. Kaya yun po yung abangan nila. May bago rin single na lalabas doon. And ayun, very excited lang ako kasi isang buong project talaga tong Inferno and Paradiso na hinati ko lang sa dalawa. So, two projects to na interconnected. So, very excited ako na nakita nila yung buong picture. Ayun, iniimbitahan ko po kayo na supportahan at i-download ang aking upcoming mini-album na Inferno. Lalabas po ito sa December 16, which is 2 days before my birthday. Kaya birthday ko December 18. So sana pag-gift nyo na yan sa akin. And I'm just really happy na napakalaki ng supporta nyo. And hopefully, yung supporta na yon hindi talaga siya magda-die down. Tuloy-tuloy lang hanggang next year.